Mas maganda yung ganun, hindi tayo nagmamatigasan, hindi tayo natin kailangan na, ay, wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero importante yung... Bais ganda, pinatutsadahan nga ba ni Jose Manalo kanina sa EAT? Matapos ang naging public apology ni Wally Bayola ukol sa pagmumura nito ng live sa TV, ay naging usap-usapan ng mga naging pahayag ni Jose Manalo kanina sa EAT. Di umano kasi ay meron itong pinatatamaan. Ayon kasi kay Jose Manalo, ay tama ang ginawang pagpapakumbaba ni Wally Bayola at hindi nito hinayaan na hindi itama ang kanyang pagkakamali. Ayon pa kay Jose, mas maganda yung ganon, hindi tayo nagmamatigasan, hindi natin kailangan na ay wala, hindi ko sadya, hindi ko mali, pero ang importante, humingi tayo ng kapatawaran. Dahil nga sa tila hindi magandang tono at napiling salita ni Jose Manalo, ay kinutuba ng netizens na pinaparinggan nito si Uncabogable Star Vice Ganda. Matatandaan kasi na pilit pinagpapaliwanag ng mga tao si Vice Ganda ukol sa viral cake scene nila ni Ayon Perez. Ngunit hindi nga nag-public apology si Vice Ganda. Bagkus ay dinaan na lamang sa mga pagpaparinig ang nangyaring issue sa kanila. Gayunpaman, ay naniniwala ang madlang people na hindi kailangan ni Vice Ganda na mag-public apology. Dahil ang mga tao na merong maruruming isip lamang ang nagbigay mali siya sa ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Sa kabilang banda, dahil sa pagmumura ni Wally Bayola sa EAT ay ipinatawag na ng MTRCB ang producers ng nasabing noontime show. Natuwa naman ang madlang people sa pagpapatawag ng MTRCB sa EAT. Anila ay napatunayan ng nasabing ahensya na hindi sila bias o merong pinapanigan. Samantala, wala pang tugon si Vice Ganda sa di umano parinig sa kanya ni Jose Manalo. Inaasahan naman ng netizens na bubueltahan ni Vice Ganda ang mga naging pahayag ni Jose Manalo. Dahil wala namang ibang sikat na personalidad ang tinukoy ni Jose Manalo na nagmamatigas sa paghingi ng tawad sa mga tao, kundi ang It Showtime host na si Vice Ganda.